Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inialis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lunsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon, hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang Diyos Diyosay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Magsitayo muna po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inalayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, "Ephphatha." Ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito. Nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ephphatha, binuksan ng mahal na pong Jesus Nazareno ang tainga at bibig ng taong hindi makarinig at makapagsalita. Magkasama ho kasi lagi ito. May boses naman ng mga bingi. Kaya lang ay hindi nga nila marinig kung paano sabihin ang mga salita, kaya hindi sila makatuod. Kaya ang sabi dito sa ating binasa, utal sila. Mabuksan. Ano kaya ang ibig sabihin ng nabubuksan? Sino at ano po kaya ang nabubuksan? Bukod sa napagaling kasi siya ni Jesus, nabuksan din ang kanyang puso at diwa sa pagkiling, pag-unawa at pakikidama ni Jesus sa mga hindi makarinig. Mabuksan din nawa ang ating mga puso at diwa para maintindihan natin sila, ang mga hindi makarinig. Alam nyo kasi sa deaf ministry, yun ang naintindihan ko, ano, meron silang commonality. Halos lahat ng nakilala kong deaf, hindi ko sila pinupulaan, idinidescribe ko lamang ang aking naranasan at naobserbahan. Typical sa kanila ang pagiging matigas ang ulo. Hindi dahil deaf sila, kundi dahil gusto nilang i-assert ang kanilang karapatan. Kaya mabuti siguro na habang nagdaraos tayo ng banal na misa,
ay matanggap din natin ang grasya ng Diyos, ng kabukasan ng ating mga puso't diwa para maintindihan natin sila. Na sila man, gaya natin, ay may gampanin din sa pagbubuo ng sambayanang Kristiyano. Maituring dinawa natin sila ng may paggalang sa kanilang integridad, lingwahe, at paraan ng pamumuhay. Tingin po kasi dati sa pagkabingi ay isang sakit o kapansanan na kailangang gamutin o pagalingin. Maari pong hanggang ngayon. Kaya kung ano-anong interventions ang ginagawa. Kung dati ay ine-exorcise sila dahil baka raw inaalihan ng masamang espiritu, ngayon ay inooperahan para lagyan ng cochlear implant, yung nakalagay dito. Binubutas yan, yung bungo, binabaunan ng cochlear implant, nakakonekta sa tainga. Nilalagyan ng mga ganun at kinakabitan ng hearing aid yung mga hard of hearing, yung mga hindi masyadong makarinig. May naririnig pero malabo. Ginagawa ring metaphor ang pagkabingi sa kabuktutan ng isip, yung wickedness. Ang pinag-uusapan po natin, wickedness, hindi po weakness. So, para isalarawan yung kabuktutan ng isip, ginagamit na halimbawa o inihahalin tulad sa pagkabingi. Halimbawa, isinasalarawang pagkabinging spiritual deafness, ang pagkamakasalanan at pagkalayo sa Diyos. Para sabihing bingi tayo sa Espiritu ay para sabihin ding sarado tayo sa Kanya. Kaya kailangan buksan sa katotohanan. Para sabihin namang malinis na tayo sa kasalanan at malapit na tayo sa Diyos ay para sabihin ding marunong na tayong makinig at sumunod. Hindi po ba? Ang isa pang halimbawa ay ang pagkalayo sa komunidad ng mga itinuturing na may pagkabinging espiritual na o-ostracize sila sa lipunan, yung mga may pagkabinging espiritual na tinatagurian. Para bagang ang kawalang kakayanang makarinig ay katumbas ng kawalang kakayanang manampalataya. Medyo unfair ang ganitong mga pananaw, ano ho? Sa misang ito'y maganda sigurong masuri din natin ang ating mga palapalagay tungkol dito. Pati na yung ating mga lumang paniniwala. At sikapin nating maintindihan kung paano ba tinitingnan ng mga bingi ang mundong kanilang ginagalawan na mundo ring ating ginagalawan. Sa ganitong paraay, mas makikilala natin sila at mas mabibigyan ng pagkakataong ilahok sa mas malawak na pamilya ng sambayanang Kristiyanong walang itinatangi at walang itinatanggi. Walang pinipili at walang pinagpipilian. Yumayakap sa giftedness at woundedness ng bawat kabahagi. Inclusive. Saan po kaya tayo pwedeng mag-umpisa sa napakadakilang simulaing ito? Maaari po tayong magsimula sa pagpili ng mga salitang ating gagamitin, yung ating choice of words, mga katagang magsusulong o mag-a-advocate ng pagkakaugnay, connectedness, hindi ng pagkakahiwa-hiwalay o division, gaya po ng mga salitang access,
participation at integration. Hindi sana rejection, marginalization, at isolation. Sa madaling sabi, pagtanggap at hindi pagbabaliwala hanggang marating nila ang deafhood. Deafhood. Sa pagsusumikap nating lahat na abutin ang personhood. Dito po rin kasi natin na itataguyod ang kakanyahan ng kanilang spirituality, ang kabuuan kung paano magpakatao. Nangangahulugan po ito na hindi natin ikinakahon ang ating kapwa kung ano ang kaya nila o hindi nila kayang gawin. Hindi natin nilalabelan abingi. Hindi tayo magkakaintindihan, bahala ka na dyan sa buhay mo. Salamin din po kasi ito ng antas at kalidad ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung binabaliwala natin sila, baka binabaliwala rin natin ang Diyos. Kung ikinoconsider natin sila, ikinoconsider natin ang Diyos. Tandaan po nating sinabi ng mahal na pong Jesus Nazareno, anuman ang ginawa mo sa pinakamaliliit sa mga ito ay ginawa mo sa akin. Ang sektor pong ito ng ating lipunan, ang mga deaf, ang isa po sa pinakasumasadsad sa laylayan ng ating lipunan. Ang mga deaf na batang babae ay laging nasa bingit ng pang-aabusong sekswal, hindi ng mga taga-ibang barangay, kundi ng sarili nilang mga kaanak at kapitbahay. Ang mga deaf na batang lalaki naman ay laging nanganganib mapagtripan at maging biktima ng bullying. Ang mga adults naman ay hindi makahanap ng hanap buhay. Yung mga nag-aral at na-empower na ay nakakatagpo naman, pero lagi ring nakikipagsapalaran sa banta ng discrimination sa kanilang mga opisina at lugar ng trabaho. May mga nagiging scholar din naman at ipinadadala sa Amerika para mag-aral. Pagbalik ay nagtuturo at nagiging leaders ng deaf community. Patas na turing po at pagkakataon ang advokasya nila, hindi awa. Pero kung nahabag ka, hindi ito unfair sa kanila. Doon ka pwedeng bumuelo sa paggampan mo ng iyong bahagi sa pagsasakatuparan ng pangarap ng Ama, ang lubos nating pagpapakatao kasama ng iba. Mahal na poong Jesus Nazareno, turuan mo kaming maging patas at makatarungan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog po natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat dalangin ang atin pong itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo.
Mahal na poong Jesus Nazareno, paawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemane, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, paawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, paawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan ng Jerusalem, ay matuto tayo makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisan ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, paawaan mo kami. Upang tulungan tayo na mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, na sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, paawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sitayo po ang lahat. Makipagtipan po tayo sa Diyos na kahanda na ang piging. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahai kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo.
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo, ng lahat ng mga obispo at kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang mga ipinagdarasal namin ngayon. Lahat ng mga biktima ng giyera at karahasan, mga makabagong martir ng pananampalataya,
Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuring po tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno na hindi na iba sa Kanya, kundi sarili niyang mga kaibig at mga kapatid. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ang Kanyang Ama na atin ding Ama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, tayo po'y magsiluhod. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat.
announcement sa darating na Miyerkules. February 14 ay Miyerkules ng Abo na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon po ng Martes, February 13, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilibungos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kanilang pamamaraan. Nihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang po sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalusalo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip mo sa pamamagitan ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Kung meron po pala kayong kamag-anak o kakilala ng mga deaf o mga bingi na marunong mag-sign language at nagnanais sila na maka-avail ng sakramento ng reconciliation o kumpisal, mayroon po tayong pari dito sa Quiapo na umuupo araw-araw sa confessional box, karaniwan po doon sa dulo, sa gitna, alas 10 hanggang alas 12, na nagsa-sign language. Pwede po na pumunta sa kanya ang mga bingi para makapagkumpisal. Sabihin nyo lang po na, samahan nyo lang muna, hanapin nyo si Father Jupiter. Si Father Jupiter. At gagawin nating bukas sa mga bingi ang sakramento ng reconciliation. Araw-araw yan, maliban sa linggo. Araw ng linggo, wala tayong pakumpisal. Alas 10 hanggang alas 12, doon sa dulo, sa gitna. Sabihin nyo lang, deaf confession. Bubuksan ko ang pinto, saka tayo magkukumpisalan. Ano ho? Okay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan.
sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.